Sariling bahay at lupa, mamahaling high-end cars at milyong-milyong salapi, ilan lamang ito sa mga nais na makamtan ng isang normal na Pilipino. Ang pagnanais sa mga bagay na ito ay tila di na kailanman mawawala sa buhay ng bawat tao. Sa katunayan, ito ay dahilan kung bakit patuloy na nagsusumikap, mag-aral at magtrabaho ang maraming Pilipino. Naniniwala sila na sa pag-asang balang araw ay makakamtan din nila ito. Kaugnay nito sa tuwing pinag-uusapan ang kayamanan, marami ang mga pangalan o personalidad na maaari nating pag-usapan. Kaugnay na nga nito ang mula sa isang report na nagsasabing siya ang nagmamay-ari ng kilalang legendary tons of gold bars at ilang mga landmass sa bansa. Walang iba kundi ang anak ng dating yumaong President Ferdinand Marcos Sr. na siya ring current president ng bansang Pilipinas, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gaano nga ba kayaman si Bongbong Marcos? Saan nagmumula ang kanyang yaman? At ano-ano ang kilalang pagmamay-ari nito? Halina't ating alamin kung gaano nga ba kayaman si President Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ay mula sa isang pamilyang kilala ng buong bansa. Mula sa kanyang mga magulang at maging lahat ng kanyang kapatid ay kilala ito. Lalo pat pinag-uusapan ang kayamanan o karangyaan. Mula sa pagkabata ay pinaniniwala ang apot kamay na ni Bongbong Marcos ang ninanais na karangyaan ng marami. Dahil sa nais ng kanyang magulang na makapagtapos kanyang mga anak sa high-end universities sa buong mundo, si Bongbong Marcos ay nag-aral sa Wharton Universities sa United States. Ayon sa report ay tumatanggap ito sa panahon na siya ay nag-aaral pa sa United States ng $10,000 na monthly allowance. Nagkaroon din umano ito ng sariling hunting grounds para sa binatang Bongbong Marcos na siya ay dating tinatawag na Bongbong Safari Park na matatagpuan sa Calawit Island. Sa tuwing pinag-uusapan ang yaman ni Bongbong Marcos, isa sa mga hindi mawawala ang paniniwala ng ilan na siya ang nagmana ng tinagiroang gintong yaman ng kanyang pamilya o mas kilala sa tawag na Talano Gold. Ang conspiracy ito ay siyang binigyang buhay na masugit ng tagasunod ng pamilyang Marcos. Isa daw sa kadahilanan nito ay dahil umano sa high classified job ng dati nitong ama si Marcos Sr. na siya raw na abogado ng Maharlican Talano family. Ang conspiracy ito naman ay tinanggi na mismo ni Bongbong Marcos Jr. Wala pa ako nakikitang gold sa buong buhay ko. Ayon pa sa kanya ay, walang ginto, walang ginto. Baka may alam sila, sabihan ako. Kailangan ko yung gold. Wala pa akong nakikitang gold. Sa kabila ng pagtanggi ni Bongbong Marcos, ay marami pa rin ang naniniwala sa gold treasure na meron ang pamilyang Marcos. Taong 1986, kung ating matatandaan ay napalis ang dating presidente Ferdinand Marcos Sr. sa pwesto niya sa pagkapangulo. Dahil sa kinakaharap nitong mga issues na siyang naging hudyat upang magkaroon ng People's Power Revolution. Dahil sa pangyayaring ito ay nag-migrate ang pamilyang Marcos tungo Hawaii. Matapos ang ilang taon ay matatandang bumalik si Bongbong Marcos Jr. noong 1992. Matapos maging miyembro ng House of the Representative para sa 2nd District ng Ilocos Norte. Sa panahon din ito ay nagdeklara si Bongbong Marcos na ang kanyang net worth ay nakakahalaga lamang ng 600,000 pesos. Sa pagdaan ng panahon, nananatiling pinagkakagluhan si Bongbong Marcos at ito nga lamang taong 2013 ay nag-issue ang Civil Service Commission ng Resolution Number kung saan kailangan magdeklara ng bawat taong nakaupo sa gobyerno ng value of their properties based sa tax declaration. Matatandang ito'y nasunod ng nooy senador na Bongbong Marcos Jr. $315.55 million sa taong 2009, $311.5 million sa taong 2010, $346.39 million sa taong 2011. Tulad ng iba, si Pangulong Bongbong Marcos ay may mga hinahawakan rin mga businesses. Sa katunayan, ito ay may tatlong kumpanya na kung saan siya at ang kanyang asawang si Luis ang humahawak. Ang mga companies na ito ay ang Augustus Management Incorporation, Vildebeer Manpower Incorporation, at NIV Property Holding Incorporation. Isa ito sa mga dahilan kung bakit patuloy na lumalago ang kanyang sariling yaman at kung bakit dumarami ang kanyang mga assets. Maliban sa negosyo, marami ring ari-arian ang Pangulong Bongbong Marcos na talaga namang luxurious at nakakamangha ang presyo. Sa katunayan, meron siyang 7 real estate properties, 7 rito ang residential in nature. Ang kanyang personal properties naman ay nagko-consist ng mga shares na nagkakahalaga ng 23.6 million, mga alahas o jewelry na nagkakahalaga ng 15 million at ilang mga high-end o mamahaling sasakyan. Dagdag pa nito ay mahilig ding mangolekta ng mga sikat o mamahaling painting si Bongbong Marcos Jr. Ilan pa nga rito ang 12x15 Los Dos Pintores, Juan Luna y Felix R. Hidalgo na si Jose Rizal mismo ang lumikha na siyang nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ocean Gem, nagawa ng national artist na si Jose Joya na nagkakahalaga ng 2.5 million peso. Siya rin ang nagmamay-ari ng 17 paintings na gawa ng national artist na si Benedicto Cabrera.
Dahil sa tanyag ang mga painter nito ay tunay din na malaki ang gastos ni Bongbong Marcos para rito. Sa katunayan ay aabot ng 16.7 million ang mga halaga ng kanyang mga nasabing art collections. Sa kabila ng lahat ng isyu nakasabit sa pamilya ng kasalukuyang presidente, ay naniniwala sila na lahat ng kanilang pagmamayari ay pawang resulta lamang ng kanilang pagsusumika. Naniniwala siya na hindi magagawa ng kanyang pamilya ang mga akusasyon na ibinibintang sa kanila, lalo pat pinag-uusapan ang kanilang yaman at kanyang sariling ari-arian. Ang para sa Pilipino ay para lamang sa Pilipino. Iyan ang nais niyang iparating sa bayan. Ano ang reaksyon mo dito? Namangha ka ba sa pagmamayari ng Pangulo? Huwag mahihiyang ikomento ang inyong opinion sa ibaba. Mag-comment, like at mag-subscribe. Pindutin ang video sa inyong screen upang makapanood pa ng mga video kagaya nito.